Good evening po sa lahat ng maabot nitong video na to through YouTube and Facebook. So this January po ay nag-start tayo ng panibagong series about the God of New Beginning and the God of Happy Ending. Meron po akong napakinggang music kagabi, sabi dito sa kanta, "The story isn't over if the story isn't good." Alam niyo yung title? Music team. Hindi niya alam itong kandang ito. Bethel. So, "The story isn't over if the story isn't good." Ang title ng song, Father's House. Hindi niyo pa napakinggan. Okay. So, maganda yon. Maganda yung word na pag hindi pa maganda yung nangyayari, sabi nga nung iba, "When it's not happy, it's not yet the end." No? Dahil sa Book of Revelation, ang ending talaga happy. So, ang pinag-aaralan natin ngayon, dahil sa kabila ng mga nangyayari sa mundo, ang pandemic ay magdadalawang taon na sa Pilipinas, sa buong mundo ay more than na. No? This is longer than what we expected dahil yung Spanish flu noon ay 2 years lang, tapos na. Ito, lagpas po, lagpas na. Kaya medyo December pa to nag-start sa China. January na tayo ngayon. No? So, December pa po ito. So, in spite of all those things na nangyayari, may sumabog pang bulkan kahapon, may tsunami pa, o, tapos meron pang don't look up dahil may pabagsak na. So, nakalagay na yan sa Book of Revelation lahat. Kaya, in spite of those ugly things and unhappy things, still God is a God of happy ending. It will never change. Ang Diyos natin ay Diyos ng istorya ng masaya ang ending. No? Marami tayong pinapanood na K-drama dyan. Ang papangit ng ending, nakakaasar yung ending. Pero kay Lord, hindi nakakaasar ang ending. Nakakatuwa ang ending. Because to God, the ending is always happy. Kaya tama yung song. Pag hindi pa happy, hindi pa to ending. Okay? So, last Sunday, ang pinag-aralan po natin is the story of Ruth. No? The book of Ruth. Nakita po natin na in spite of mali-mali yung mga desisyon ng pamilya na umalis sa Bethlehem, in spite na mali yung kanilang mga pinangalan sa mga anak nila, weakling, dying. So, by the way, karamihan ng story ang ituturo ko from last Sunday, today, and the next Sunday, mapapansin natin, walang parenting seminar in the Old Testament. Okay? So, pwede nating intindihin na, kaya ganun. Pero today, isang tambak na parenting seminars. Yung mga magulang ngayon ay wala na tayong maidadahilan pa. Okay? Lalo na yung mga bago na nagsisimula. Because you started right. Itong mga to, kagaya nila nung panahon na yon, nila Ruth. Yung mag-asawa, pinangalanan yung anak nila na ang papangit, no? Kaya nga, namatay agad. Kasi yun yung, kung ano diniklare mo sa anak mo, yun ang mangyayari. Kaya ingat kayo sa pinapangalan. But at the end of the story in the Book of Ruth, nakita natin happy ang ending. Because God intervened. Pag si Lord nakialam sa sitwasyon ng pangit mong buhay, yung buhay mong walang kwenta, nagkakaroon ng kwento. At maganda ang kwento. Today, ang topic po natin is about the story of Jacob, another pangit na storya ng pamilya. Pero makikita natin, pag umentra si Lord sa storya, laging gumaganda yung storya ng mga taong nandoon. Kaya it's supposed to be, pag si Lord pumasok sa storya ng buhay natin, nagkakaroon ng magandang pagbabago. Supposed to be. Kaya pag walang magandang pagbabago, nakakapagtaka talaga. Nakakapagtanong talaga. Totoo ba na si Lord nandyan? Tanungin mo yung katabi mo, totoo ba na si Lord nandyan? That every time na si Lord nandyan, may magandang nangyayari.
Yung pangit na kwento, gumaganda. So let's begin. The God of New Beginning and Happy Ending, the story of Jacob. Let's begin with Genesis chapter 25. Medyo mahaba po ito, pero ano lang natin, i-chop-chop lang natin yung mga verses na babasahin natin. So let's begin with chapter 25, verse 19 to 20. The God of Abraham and Isaac. These are the generation of Isaac, Abraham's son. Abraham fathered Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel, may anak ka na pala, and the Aramean of Padan Aram, the sister of Laban, the Aramean, to be his wife. May headings po ako dito, the God of Abraham and Isaac. Mapapansin nyo sa Bible, yung word na laging binabanggit, lalo sa Old Testament, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Israel, or the God of Jacob. Pero, dito, sa puntong ito, hindi pa kasali si Jacob. Ang bida sa kwento natin ay si Jacob. Okay? Dito, yung Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac, hindi Diyos ni Jacob. Because this God that we know, He is a personal God. Wala siyang apo. Pag tinanggap mo siya bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, naging anak ka. At ang Diyos ay maraming anak, kagaya natin, pero walang apo. Hindi pwedeng magkaapo ang Diyos. Okay? Pag tinanggap mo si Jesus, naging anak ka ng Diyos. Walang apo ang Diyos. Kailangan ang relationship mo with God is personal. Si Abraham may personal relationship with God. Si Isaac may personal relationship with God. Pero si Jacob, wala. Okay? So, let's begin the story dito sa tiyan ng nanay nila. Verse 21, chapter 25 to 23. Isaac prayed to the Lord. So, si Isaac mismo may relasyon kay Lord. Okay? Sa Diyos ng Israel. Wala pa sa Israel that time. So, may relasyon siya kay Lord at nagdasal siya para sa kanyang asawa na hindi manganak-nganak, hindi mabuntis-buntis. Because she was barren. And the Lord granted his prayer. Tingnan nyo ha, from the Old Testament to the New Testament, yung lahi ng mga angka ni Jesus Christ, yung pinagmulan niya, laging merong baog. Laging merong hindi pwedeng mangyari to, pero nangyari. Okay? So kagaya dito, si Rebecca ay baog. Pero nung nagdasal yung asawa, si Isaac, the Lord granted his prayer, and Rebecca, his wife, conceived, nabuntis. The children struggled together within her. Pero sa tiyan pa lang ni Rebecca, may nagbubugbugan na sa loob. May nagtatadya ka na. May nagsusunto ka na siguro sa loob. Dahil yung pinagbuntis niya ay kambal. Okay? And she said, if it is thus, why is this happening to me? Ano nangyayari dito sa tiyan ko? Dito may tumatadyak, parang may umaalon sa loob ng tiyan ni Rebecca. Sabi dito, so she went to inquire of the Lord. Nagtanong siya kay Lord, Lord, ano to? Anyari? And the Lord said to her, two nations are in your womb. May dalawang bansa na sa loob ng tiyan mo. Bansa, hindi tao. Sabi dito, two peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. Yung isa, mas magiging makapangyarihan at malakas kaysa sa isa. The older shall serve the younger. At yung nakakatanda, yung panganay, alam niyo ba kahit kambal, na the same day pinanganak, merong dati umaattend dito, pinag-aawayan nila kung sino yung panganay. E pinanganak naman sila the same day, the same hour. Kaya lang, syempre, hindi naman sabay lalabas yun. Ngayon, kung sino yung unang lumabas, siya yung panganay. So, ang sabi dito ni Lord kay Rebecca, dalawang bansa, dalawang tao ang lalabas sa sinapupunan mo. Yung bunso ang magiging powerful at yung panganay susunod sa kanya. Tingnan nyo to, malinaw ba yung pangako? Na yung bunso, alam nyo sa Israel, lalo na nung time nila Moses, pag ikaw panganay, malaki-laki ang iyong parte. Okay? Pag ikaw panganay, malaki-laki ang kayamanang makukuha mo sa magulang mo kaysa sa bunso. So doon pa lang parang, uy, pag ako panganay,
Tiba-tiba ito, di ba? Kaso meron pang blessing. The older will serve the younger. Pero kung ikaw dapat ang panganay, yung younger ang magsaserve. Ganun sana. Kaya lang, si Lord hindi nakabox. Si Lord hindi nakakahon sa mga batas at kautusan ng tao. Kagaya nga nung time na nung tinuro ko yung Book of Ruth. Apat na babae, Bathsheba, Tamar, di ba? Si Ruth na Moabites, si Rahab, disqualified by the law. Pag law ang pinag-usapan, hindi sila kasali sa promise. Pero by grace, they are qualified by grace. Kaya si Lord, hindi mo siya pwedeng ikahon. Hindi mo siya pwedeng ganito si Lord gumalaw. Si Lord gumagalaw ayon sa gusto niyang galaw, hindi ayon sa gusto natin. Kaya pag nagdasal tayo, wag nating pasunurin si Lord. Lord, ganito mo ako sagutin. Hindi pwede. Sasagutin ka ni Lord, pero hindi sa paraan na gusto mo. So, ang sabi dito sa kwento, the younger will serve, at the older will serve the younger. Baliktad, no? Ngayon, paano mangyayari ito na ang kultura, laging ang younger ay sunod-sunuran sa older? Paano mangyayari ito? Paano mangyayari? At alam natin sa kwento, ang younger dito, si Jacob. At yung older, si Esau. Ito, tandaan nyo. God's promise will be fulfilled no matter what. Naalala nyo na from Nazareth to Bethlehem, isisilang yung Kristo. Isisilang yung tagapagligtas ayon sa pangako, ayon sa hula. Paano mangyayari yon? Ang layo nung Nazareth sa Bethlehem. Buntis si Maria doon, tapos kailangan isilang sa Bethlehem. Anong ginawa ni Lord? Binaliktad ang buong mundo. Inudyokan niya si Caesar na mag-conduct ng census. So nag-uwian sa kanikanilang lugar. Kayang gawin ulit ni Lord dyan. Pag si Lord nangako, sigurado mangyayari. Ito yung tandaan natin. The promise of God is clear. Malinaw na yung older magsiserve sa younger. What is not clear is how to fulfill it. Pag si Lord nangako, hindi niya sasabihin sa iyo paano niya gagawin yung pangako niya. Pag si Lord nagkaroon ng prophecy, isisilang yung Savior sa Bethlehem, pero nakatira siya ngayon sa Nazareth, hindi niya na kailangan sabihin sa iyo yung detail paano yun mangyayari. Basta mangyayari yun. Period. Amen? Ngayon, sabi dito, the promise is clear. Pero kung paano, how to make it happen, walang binanggit paano mangyayari na yung older magsiserve sa younger. Malabo yun. Kahit sa ang kultura mo bitbitin yan, hindi yan tanggap. Lalo na sa kanila. So how it will happen? Problema ni Lord yun, di mo problema yun. Ang problema mo, maniwala sa pangako ni Lord. Ang problema ni Lord, paano niya tutuparin yung pangako niya. Pangalawa, the one who promised is responsible to make it happen, not us, not you, not me. Pag pinangakuan ka ni Lord na gagawin ko to sa'yo, hindi mo trabaho ang gawin yung pangako niya. Siya nangako, trabaho niyang gawin yon, hindi ikaw. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo trabaho yon, huwag mong pakialaman. Huwag kang epal kay Lord, ha? Kung sa mundo, sa tao, epal ka, nakakalusot yung kaipalan mo kay Lord, hindi. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong pakialaman. Si Lord nangako, siya tutupad. He can turn the world upside down just to make His word come true. Yun nangyari yun. From Nazareth to Bethlehem. Ngayon, anong papel mo sa pangako ng Diyos? Ako, ang dami kong sinulat, lalo na nung bago akong Christian. May sarili akong notebook ng mga pangako ni Lord. Personal promises. May date. May meaning. Minsan, walang meaning. Almost all na pangako ni Lord nangyari na hindi ko alam kung paano nangyari. Ngayon, ano ang papel mo? Anong papel ko sa pangako ng Diyos? He don't need our help. Hindi niya kailangan ng tulong mo para tuparin yung pangako niya. Kaya niyang tuparin mag-isa. Clear? Sabi niya, sabi dito, he don't need our help to fulfill his promise. What he need is obedience and cooperation. Ang kailangan natin, sumunod kay Lord. Kung may papagawa siya, mag-cooperate tayo sa ginagawa niya at pinagagawa niya. May prosesong dadaanan, you cooperate, don't resist.
Huwag nating pangunahan, huwag tayong late. Kung ano ang gusto ni Lord, sumabay ka lang, hindi mo kailangang tuparin yung pangako niya, ang gawin mo lang, sumunod sa kanya. Maliwanag po ba? Dahil maraming tao, malalaman po natin mamaya, pinakialaman nila ito. Yung pangako ng Diyos na yung younger ang mag-lead at yung older magsiserve, tinulungan nila, natuparin yung pangako ng Diyos, nagkagulo-gulo. Sabi mo sa katabi mo, pag tinulungan mo si Lord, tuparin ang pangako niya, hindi ka sumunod, hindi ka nag-cooperate, ginugulo mo lang. Inuunahan mo lang. Kaya maraming magulo ang buhay ngayon, ito yung gusto ni Lord, inunahan si Lord. Nangyari naman, kaya lang, hindi sa paraan ni Lord, sa paraan mo. Kaya may consequence lagi yan. Sana, kung hindi ka nakialam, mas smooth. Mas maganda sana. Diba? Mamadali ka eh. Genesis 25:24-26. When her days to give birth were completed, behold, there were twins in her womb. Kanina, nag-aaway na sa loob pa lang ng tiyan. Nag-i-struggle na si Jacob, nakikipag-struggle na sa kapatid, kay Esau. Sa tiyan pa lang. E nung pagkapanganak, sabi dito, behold, there were twins in her womb. The first came out red. All his body like a hairy cloak. So they call his name Esau, kasi balbon talaga, kulay pula. Yun ang meaning ng Esau. Afterward, his brother came out with his hand holding Esau's heel. Lumabas naman sumunod si Jacob, hawak-hawak yung paa, pinipigilan yung kapatid. Hindi, ako una. Hindi, nandito na ako. Hindi, una ako. Kaya lang, para matupad yung propesya at yung hula at yung pangako na yung younger, ang paglilingkuran ng older, kailangan mauna si Esau. Clear? Hindi pwedeng ang salita ng Diyos hindi matupad. Nauna talaga si Esau, kaya lang, dun pa lang, hawak-hawak niya yung paa, ako una dapat. Eh kaso nauna na eh. Nauna na si Esau. Sabi dito, he came out with his hand holding Esau's heel, so his name was called, tinawag siya ng mga magulang niya, Jacob. Ibig sabihin ng Jacob, sumplanter. Mga agaw, gustong makipagsiksikan. Kumbaga, nakapila yung mga tao, dapat nandito ka maya-maya, nandun ka na sa una, no? Ayan, Jacob ang pangalan mo. Hindi ka sumusunod sa pila. At tawag mo doon, diskarte, okay? Diskarte. Discarding Jacob. Okay? Di pumila, nakipag-agawan, nakalusot. Discarding Jacob. Cheater, pero ang tawag sa kanya, kadalasan, throughout the story, cheater and deceiver. Mandaraya at manloloko. May Jacob ba dito? Huwag niyong papangalanan yung anak niyo ng Jacob. Okay? Isaac was 60 years old when she bore them. Nag-asawa siya 40 after 20 years. Hindi nang anak, hindi nabuntis. After 20 years, tsaka lang nabuntis. Twin. So, the struggle from womb, struggle from birth. Genesis 25:27-28. Lumaki na yung mga bata. Hindi na sila mga babies, hindi na sila mga maliliit na bata. Teenager na sila. Okay? Nagbibinata na tong dalawa. When the boys grew up, Esau was skillful hunter, a man of the field. So si Esau, laging nasa galaan, laging nasa wilderness, laging nasa gubat, naghahunting ng mga kain, trip niyang mamana ng mga hayop. A man of the field, while Jacob was a quiet man. Ito namang si Jacob, introvert, taong bahay. Tambay sa bahay lang. Dwelling in tents. Then, sabi dito, Isaac love Esau. Si tatay, gustong gusto si Esau kasi laging may uwing usa. May uwing venison. May uwing mga pagkain na galing sa kanyang pag-hunt. Because he ate of his game. But Rebecca loved Jacob. Tingnan niyo yung word. Isaac loved Esau. Rebecca loved Jacob. May reason bakit si Esau loved si Esau loved ni Isaac. Kasi hunter. Eh bakit kaya loved ni Rebecca si Jacob? Ha?
taong bahay eh, siguro katulong sa kusina, o anak, hiwa na sibuyas, kamatis, ganito, o ikaw naman maglagay ng ganito, luto tayo anak ha. So, may kanya-kanya silang paborito. So, this favoritism creates strife and division. Tandaan nyo, walang parenting seminar to. Wala. Kaya pag meron pa tayo ngayon ganito, wala na tayong rason para sabihin, wala kaming seminar na ganyan. Meron na tayo ngayon. Sila wala. So, meron ng rift, meron ng division. Si Esau, tatay. Si Jacob, nanay. Chapter 25, verse 29 to 34. Once, when Jacob was cooking stew, Esau came in from the field and he was exhausted. And Esau said to Jacob, "Let me eat some of that red stew, for I am exhausted." Galing sa pangangaso, galing sa gubat, siguro walang huli, or meron man, pero hindi pa luto. Sabi niya, "Tol, pagod ako. Pwede bang makatsibog naman yung mga niluluto mo, di ba? Dahil taong bahay, magaling magluto to si Jacob." Sabi niya, patsibog naman yan. Pagod na pagod ako eh. Tapos sabi dito, therefore his name was called Edom. Edom naman is red. Kanina, Esau, balbo na red. Ito naman, parang yung beans na red. So Edom and Esau, isa lang yon. Isang tao lang tinutukoy dyan. Yung Edom, ito yung lahi ni Esau. Jacob said, "Sell me your birthright now. Bibigyan kita nitong beans na red na to, na stew na to, pero yung birthright mo, yung pagiging panganay mo, benta mo sa akin, papalit na ito. Palit tayo, ako na panganay." Ang sagot ni Esau, "I am about to die. Of what use is a birthright to me?" Anong silbi ng birthright na yan? Mamamatay na ako ngayon. Gutom na ako, nanginginig na ako sa gutom, tapos birthright ka pa. Iyon na! Iyon na! Sabi niya, Jacob said, "Swear to me now." So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Isang mangkok na lentils na kulay red, binenta yung kanyang karapatang maging panganay. At sa Old Testament, pag sinabi mo, that's move. Pinangahawakan ang salita doon kahit walang pirmahan. Okay? Ganun sila mag-usap. Then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Anong ugali nitong si Jacob? Nagsimula na lumabas yung kanyang pagiging magulang. Hindi pa siya tatay, magulang na siya. Paano na lang kung naging tatay na to? Magulang na magulang, di ba? Imagine mo, kapatid mo nang hingi ng pagkain, sasabihin mo, "Bigay mo sa akin yung igaan mo, yung kwarto mo akin na." Pwede ba yun? Magkakapatid kayo, tapos nang hingi lang ng pagkain, hinihingi mo ako ng panganay, ha? Sabi ni Dale kay Yaya, "Yaya, ako na panganay, ha?" Sige, ikaw na babae. Patay tayo dyan, di ba? Pwede ba yun? So, may kasama na ugali nitong taong ito, no? Hiningihan ka lang ng pagkain, tapos may kapalit. Sana man lang nag-share ka lang, di ba? Magkapatid naman kayo. Ay, hindi eh. Walang kapakapatid dito. Pagkain ko to, ako nagluto nito eh. Birthright ang kapalit. So, nagsimula na yung kanyang pagiging cheater. The cheater cheats. Genesis 27, laktaw tayo. 1-4. When Isaac was old, tumanda na uli sila, tumanda na yung tatay. Matandang-matanda na si Isaac. Malabo na yung mata, hindi na nakakakita. When Isaac was old, his eyes were dim so that he could not see. He called Esau, his older son. At tuwing mamamatay in the Old Testament yung mga magulang, bago mamatay, binibigay yung blessing. Okay? Yung pronouncement ng prophecy o ng blessing sa anak, ibibigay. Ito na yon, dumating na yung punto na alam ni Isaac, malapit na yung oras niya. So ang sabi niya kay Esau, "Son, my son," he answered, "here I am," sabi ni Esau. He said, "Behold, I am old. I do not know the day of my death." Ramdam ko na kung malapit na ako mamatay. Hindi ko alam kung kailan. "Now then, take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me, and prepare for me delicious food.
such as I love. Ito, regular ng ginagawa ito ni Iso na maghahan, lulutuin niya, ibibigay niya sa tatay niya. So, sa huling hiling, sabi ni Isaac, gawin mo ulit. Then, bring it to me so that I may eat. Then, my soul may bless you before I die. Ibibless kita bago ako mamatay. Tingnan nyo. Narinig ng nanay. Ang bait, no? Ganda talaga ng takbuhan itong pamilyang to, eh. Oh. Now, Rebecca, Genesis 27, verse 5 to 6. Now, Rebecca was listening. Habang kinakausap ng tatay si Iso, anak, dalan mo ako ng pagkain. Manguli ka doon. Ibibless kita. Okay? Kasi malapit na ako mamatay. Kailangan ko na ipasa yung blessing sa'yo. Narinig nung nanay. So, Rebecca was listening when Isaac spoke to his son, Iso. So, when Iso went to the field, so umalis na to hunt for game and bring it, Rebecca said to her son Jacob, kay favorite son, I heard your father speak to your brother Iso. Narinig ko. Sabi niya, ibibless na siya kasi malapit nang pumanaw, no? Ibibless na yung kuya mo. Now therefore, verse 8 and 10. Now therefore, my son, ganito gawin mo anak, obey my voice. As I command you, go to the flock, bring me 2 good young goats, so that I may prepare from them delicious food for your father, such as he loves. And you shall bring it to your father to eat so that he may bless you before he dies. So ang sabi ng nanay, ganito gawin mo anak, kumuha ka doon sa alaga natin, 2. Yung malambot lang, yung bata-bata para madaling lutuin tsaka masarap. And then dalahin mo sa tatay mo para i-bless ka niya. Tingnan niyo yung pagiging loko-loko, pagiging mandaraya ni Jacob, may pinagmanahan. It's in the blood. Nasa DNA. Mamaya, makikita natin, hindi lang sa DNA ng nanay, pati ng tito. Wala pong matinong pamilya sa mundo ito. Lahat po may problema. Kaya kung kayo mag-aasawa, tingnan niyo yung mga nanay at tatay niyan. Dahil malamang sa malamang, ganyan din ugali niyan. Parang ganito lang usapan. Pag pinakasalan mo yung taong yan, parang pinakasalan mo nanay niyan tsaka tatay niyan. Yung ugali niyan, bit-bit. 60 to 70%. Kinabahan. Talaga. Oo, talaga. Kasi ito, bit-bit sa dugo. Nasa dugo nila ang mandaraya. Nasa dugo eh. Kaya huwag ka na masyak na bakit ikaw ang pinakasalan ko? Kamukha ka pala ng nanay mo. Eh kanino pa? Kaugali ka pala ng tatay mo. Eh kanino pa? Mas mahirap kung sa kapitbahay nagmana yan. Mas delikado yan. Hello? It's in the blood. Si Jacob ganun kasi yung nanay ganun. Genesis 24. Tingnan nyo, balik tayo sa Genesis 24. Nung panahon ni Abraham na tumanda na siya, sabi niya, kailangan ng anak ko mapapangasawa, si Isaac. Ito, tinuturo ko to sa Love, Courtship, and Marriage, sa mga singles. Sabi ko, magkaroon kayo ng requirements, sino yung mapapangasawa nyo. At dito sa requirements na to, ito yung tinuturo ko ha, naghanap ng mapapangasawa, yung servant, mapapangasawa ng anak ni Abraham na si Isaac. At nakita niya ito. Itong babaeng ito, si Rebecca. Yung nagsinungaling kanina, yung mandaraya kanina. Nung siya'y dalaga pa, ito si Rebecca ha. Kaya baka magulat kayo sa mga mapapangasawa nyo ha. Si Rebecca was a beautiful woman, kind, hardworking, strong woman. By the well, ito sabi dito. Before he had finished speaking, sabi nung alipin ni Abraham, Lord, i-bless mo ko. Mahanap ko yung mapapangasawa nung anak ni Bosing na si Isaac. Behold, Rebecca was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor. Abraham's brother came out with her water jar on her shoulder. The young woman was very, very attractive. Wow, ang ganda. Beautiful. Diba beautiful? Ano pa? Beautiful in appearance, a maiden whom no man had known. She went down to the spring and filled her jar and came up. Then the servant ran to meet her and said, Please give me a little water to drink from your jar,
Before that, nagpray yung servant, Lord, kung sino yung lalabas dito sa mga babaeng nandito at papainumin ako, pati lahat ng camels ko, camels. Ilang galon yan, bawat camel. Yun na yun, sabi niya, no? So, dumating nga itong si Rebecca, maganda na, and then sabi dito, masipag pa. He said, drink my Lord, mabait pa, pinainom. Drink my Lord. And she quickly let down her jar upon her hands, pinuhusan ng tubig para makainom, gave him a drink. When she had finished giving him a drink, she said, I will draw water from your for your camels also. Ang dami nito. Ilang balik to sa well. Masipag. Until they have finished drinking, so she quickly emptied her jar into the trough and ran again, takbo sa balon, bigay sa mga camels to draw water, and she drew for all his camels. Masipag, mabait, hardworking, maganda, perfect ng partner, pang talaga naman, pang pamilya, pang sports pa. Kaya lang, ang hindi niya alam, may tinatago palang kalokohan tong babaeng ito. Manloloko din pala, mandaraya, konsentidor. Kaya nga sinasabi ko sa mga kinakasal namin, yung kilala mo, ilang percent. Yung hindi mo kilala, yun yung mabagsik, yun yung matindi. Lumitaw nung kasal na sila. Niloko ba niya si Isaac? Hindi. Pero nung tumanda na sila, lumitaw yung tunay na tinatago. Kaya lahat ng magpapakasal, may tinatago yan. Biglang tumahimik. Sabi no isa, nalalaman ko na pastor, lumilitaw na. Ayan na, nagpaparamdam na siya. Gumagalaw na yung mga hangin, may mga kadena nang tumutunog. Rebecca was a beautiful, kind, hardworking woman by the well. Kung hindi mo kilala siya na ganito, tapos titingnan mo yung sinabi niya kay Jacob, anak, lokohin natin tatay mo. Anong masasabi mo sa babaeng to? Ha? Magaling, madiskarte? Eh kung nakilala kaya ni Isaac ito bago pa sila magpakasal na ganito na, pakakasalan kaya? Kaya nga hindi sinasabi lahat, hindi nilalabas lahat ng alas eh, no? Diba? Pero yan ang tunay na buhay. Lahat ganyan. May madidiscovery ka along the way kung kailan magkasama na kayo. That's move, no return, no exchange. Sabihin mo sa katabi nyo, no return, no exchange. No return, no exchange. Genesis 27, 11 to 13. But Jacob said to Rebecca, his mother, behold, my brother Esau is a hairy man. Teka lang, mami. Ako magdadala ng pagkain kay daddy. Eh, si Utol, balbon yun. Ako, smooth skin. Kahit hindi na yan nakakakita si tatay, pag niyakap ako niyan, hinawakan ako, mararamdaman na hindi ako si Esau. Besides, iba boses. Eto sabi, perhaps my father will feel me and I shall seem to be mocking him and bring a curse upon myself and not a blessing. Baka himbis na mabless ako, masumpa lang ako. His mother said to him, let your curse be on me. Lupit, no? Pag sinumpa ka sa akin pupunta, my son, only obey my voice and go bring them to me. Kasi alam na alam ni Rebecca, the younger will lead. The older will serve the younger. Alam niya yun. At this point, gusto niyang tulungan si Lord na matupad yung pangako ni Lord. God doesn't need our help, inuulit ko, to fulfill His promise. He only needs our obedience and cooperation. Kayang gawin ng Diyos yan. Kung paano, hindi ko alam. Kung paano yung kinuwento ko ng mga nakaraang Sunday, na-stranded kami sa Narita, hindi kami makauwi, kinabukasan service. Hindi ko alam, basta makakauwi ako. Kami, alam ko yun. Nakauwi kami, lahat hindi nakauwi, kami lang. Nung inabutan kami ng Yolanda sa Boracay, kami lang nakaalis. Hindi ko alam kung paano kami makakatawid ng Katiklan, pero nakatawid kami. Hindi ko alam paano yung ticket namin sa Osaka ay magagamit pa dahil late na kami na isang oras.
Pero gumawa si Lord ng paraan, 2 hours late yung aeroplano. Alam mo, kaya ni Lord kahit ano. Huwag kang pakialamero. Ang tagal ni Lord sumagot, tagal ni Lord ibigay yung forever ko. Ang hirap na maghanap ng paracetamol, eh, forever pa hinahanap mo. Ibibigay ni Lord sa tamang panahon, huwag kang magmadali, huwag mong pakialaman, huwag mong unahan, huwag mong tulungan si Lord, darating yung para sa'yo. Amen? Hindi yung tagal ni Lord eh. Ang bagal ni Lord. God is never too late, is never too soon, is always on time. Hindi siya nalilate, hindi siya advance, sakto lang. Because anything that is not sakto is sin. Sin is hindi sakto. Hamartia means hindi sakto. Kaya nga, pag hindi sakto, kasalanan eh. Si Lord laging sakto. So ang sabi niya, ang sumpa sa akin babagsak. Genesis 27:27-29. So he came near and kissed him. Ito na, bitbit niya na yung niluto nung nanay niya at dinala sa tatay. And Isaac smelled the smell of his garment. Ang ginawa, yung damit ni Esau kinuha, isinuot ni Jacob. Tapos, nilagyan siya ng balahibo ng mga hayop, ng kambing yata, para magmukhang balbun. So, ni Jacob, ni Isaac, inamoy-amoy, sabi niya, Isaac smelled the smell of his garment and blessed him and said, "See, the smell of my son, amoy lupa ka, anak." Eh, amoy lupa naman talaga si Esau dahil lagi na sa field. "The smell of my son is the smell of the field that the Lord has blessed. May God give you of the dew of heaven and of the fatness of the earth and the plenty of grain." Ito na, binibless na siya. Pero before that, sabi ni Isaac, ikaw nga si ano, ikaw nga si Esau, balbon ka eh. Tapos amoy lupa ka rin. Kaya lang boses mo iba. Eh sabi ni Jacob, hindi, ako talaga to. Ako talaga to, medyo paus lang ako, husky lang ako ngayon. Di ba? So, nagpalusot pa eh, no? So talagang manang-mana sa pinagmanahan. So ang sabi dito, "Let people serve you and nations bow down to you. Be Lord over your brothers." Ito na yung blessing binibigay na sa kanya. "And may your mother's sons bow down to you. Curse be everyone who curses you." The blessing kay Abraham na nilipat kay Isaac, nilipat na sa kanya ngayon. "And blessed be everyone who blesses you." Itong pakikialam sa promise, sa mga pangako ni Lord para mapulfill, nangyari din ito sa lolo. Sabi dito sa Genesis 16:1-2, si Sarah, narinig niya yung pangako ni Lord. Sabi ni Lord, magkakaroon kayo ng anak at si Abraham magiging tatay ng maraming bansa. Eh, ilang taon na lumipas, wala pa rin. Ang tagal ko na nagpe-pray, wala pa rin syuta. Ang tagal na Lord, wala pa rin ito. Wala pa rin ito. So, nainip si Sarah. Nainip. Alam niya yung pangako ni Lord. Sigurado mangyayari. Ito ginawa ni Sarah, Abraham's wife. "Had borne him no children. She had a female Egyptian servant whose name was Hagar. And Sarai said to Abram, 'Behold, now the Lord has prevented me from bearing children.'" Tingnan mo ha. Nangako na nga si Lord na magkakaroon sila ng anak. Pero ang sabi niya, si Lord eh, ayaw akong bigyan eh. May pangako naman siya sa atin, di ba? Sabi niya, payayamanin niya tayo. Di ba? Bibigyan ka ng syuta. Pero, imagine mo, 12 years old ka na, wala ka pang syuta. 7 years old ka pa nagpipray, di ba? Minsan mga ganun mag-isip eh. Ridiculous. So, ang sabi niya, "He has prevented me from bearing children. So, go into my servant. It may be, baka yung pangako niya matupad sa plano kong ito." Again, ang plano ng Diyos, tutuparin niya kahit anong mangyari. Hindi mo trabahong tuparin ang pangako ng Diyos. Kung sino nangako, siya tutupad. Hindi ka nangako, ikaw ang pinangakuan, hintayin mo. Huwag kang pakialamero, huwag kang epal. Ginugulo mo buhay mo eh. At hindi lang buhay niya ang nagulo, mundo. Dahil dito, yung Israel-Arab conflict tuloy-tuloy until now. Because of this mistake. Ang tagal na nitong kwentong to. Pero hanggang ngayon, yung consequence, inaani pa ng marami. Yung mga bombing na yan, yung mga terrorism na yan, kagagawan nito.
hindi nakapag-antay sa pangako. Tinulungan ng Diyos na tuparin yung pangako ng Diyos. And Abraham listened to the voice of Sarah. Wala pa rin parenting, sunod-sunuran yung mga lalaki. So balik tayo kay Jacob, 27:34-36. As soon as Esau heard the words of his father, maya-maya, tapos na kumain si Isaac, nabusog, talagang satisfied, binigay yung blessing kay Jacob na akala niya si Esau. Pagkatapos kumain, dumating si Esau. Erfat, andito na yung order mo. Medyo na delay lang yung lalamove, tsaka yung food panda, ano, ito na. Andito na yung pagkain mong gusto mong kainin. Sabi niya, Puyo! Sino ka? Ako si Esau. Teka lang, dumating ka na kanina. Kumain na nga ako eh. Ay, sabi niya, patay tayo dyan. Alam na this. Alam niya na kung sino may kagagawa nito. Yung kapatid niya, nagulangan na naman siya. And as soon as Esau heard the words of his father, he cried out with an exceedingly great and bitter cry and said to his father, Bless me, even so, iyak siya ng iyak. Talagang yung iyak na galit, sama ng loob, lungkot, magkahalo-halo na. Sabi niya, i-bless mo rin ako. But he said, Your brother came deceitfully and he has taken away your blessings. Dumating yung kapatid mo, nandaya na naman, nanloko na naman, nagsinungaling na naman, at yung blessing mo nakuha niya. Esau said, Is he not rightly named Jacob? For he has cheated me this 2 times. He took away my birthright. Doon, sabi niya, ibigay mo yung pagiging panganay mo, bigyan ka ng pagkain. Behold, now he has taken away my blessing also. Wala nang natira kay Esau. Natupad yung pangako ng Diyos sa kagagawa ni Rebecca. Ngayon, nagkaroon ng problema. The rift became so wide. Meron ng namamagitang hindi pagkakaunawaan sa magkapatid. Meron ng division, paborito ni tatay, si Esau, ni nanay, si Jacob. Ngayon, lumaki na. Tinulungan nilang matupad yung pangako ng Diyos, gumulo lalo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong tulungan ang Diyos, di niya kailangan tulong mo. He is so powerful. You need to obey, you need to cooperate, but not help. Clear? Genesis 27:41-43-45. Now Esau hated Jacob. Galit na galit si Esau. Dalawang beses siyang naloko because of the blessing which his father has blessed him. And Esau said to himself, The days of mourning for my father are approaching. Then I will kill my brother. Malapit nang mamatay tatay ko. Papatayin ko yung kapatid ko. Tinde, no? Sino may kagagawan? Sino may kagagawan? Nanay. Now therefore, my son, sabi ni Rebecca kay Jacob. Nung narinig niya na papatayin ng panganay yung bunso, kinausap niya si Jacob, My son, obey my voice. Arise, flee to Laban, my brother in Haran. Tumakas ka, pumunta ka muna doon sa kapatid ko kay Laban, doon sa Haran. Stay with him a while. Ito na naman yung word na a while. Nung umalis sila Elimelech, sila Naomi sa Bethlehem, ang plano nila pagpunta ng Moabites, ng lugar ng Moab is saglit lang. Kasi nagkaroon ng problema. Iwanan yung problema, saglit. Iwanan yung kahirapan, saglit. Saglit lang. Pero yung saglit, tumagal ng tumagal at doon na nagkandamatay yung dalawa niyang anak at yung asawa niya. Nung sila Abraham ay pumunta rin, papunta ng Kanaan, nagstay sila doon sa Haran. Saglit, pero yung saglit, tumagal. Kaya nga yung mga saglit lang yan, tumatagal talaga yung saglit na yan. Kaya saglit lang ha, alam na, pag sinabing saglit lang, hindi yan saglit. So, saglit lang to, pero tumagal ito ng 20 years. So ang sabi nung nanay, punta ka muna doon, saglit, until your brother's fury turns away. Hanggat mawala yung galit ng kapatid mo sa'yo, until your brother's anger turns away from you and he forgets what you have done. Hanggang makalimutan niya yung ginawa mong kalokohan. Then I will send and bring you from there. What should I be
bereave of you both in one day. Sabi ng nanay, punta ka muna doon. Pag okay na, pag malamig na, papatawag kita para umuwi. Saglit lang, hindi nangyari ito. Wala nang nanay na tumawag na umuwi ka na anak, wala na. Okay? In the Bible, makikita nyo, hindi nakasulat kung kailan namatay si Rebecca. Basta na lang sa dulo ng Genesis, kasama siya sa libingan kung saan si Sarah, si Abraham na libing at si Isaac. Pero kung kailan siya namatay, hindi na nabanggit. Kaya nga yung pangakong patatawag kita, hindi ito naganap. Malamang namatay na siya along during those time. So 28. Pagdating na ng Genesis 28, 1 and 2, gumawa na naman ng alibi itong nanay. Sabi niya kay Jacob, sabi niya kay Isaac pala, si Esau nag-asawa ng taga rito. Panahinanakit ang inabot ko kay Esau. Ngayon, pag ito nangyari din kay Jacob, eh lalo na akong mahihirapan. Then Isaac called Jacob and blessed him and directed him, you must not take a wife from the Canaanite women. Kaya niya papaalisin si Jacob kasi papatayin ng kapatid. Pero ang palusot ni Rebecca, ayokong mag-asawa dito si Jacob kagaya ng ginawa ni Esau. Kasi nakipag-asawa si Esau ng tagaron ng mga Canaanites women. So, palusot na naman. So, naniwala naman yung tatay. Sabi niya, Jacob, punta ka doon. You must not take a wife from the Canaanite women. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, your mother's father, and take as your wife from there one of the daughters of Laban, your mother's brother. Doon ka humanap ng mapapangasawa sa anak ng kapatid ng nanay mo, si Laban. Now, 28. Medyo bilisan natin. Mahaba yung biyahe ni Jacob eh. Baka di tayo makasabay. Jacob left Beersheba, Genesis 28, 10 to 13. And went toward Haran. Tingnan nyo ha. This is the new beginning for Jacob. Nung siya'y nakatira doon sa bahay nila, mayaman sila. Si Abraham pinakamayaman sa lugar na yon. Nung namatay si Abraham, lahat ng kayamanan niya binigay kay Isaac. Si Isaac, yumaman pa ng sarili niya maliban sa kayamanan ng minana niya sa tatay niya. Ngayon, umalis siya, walang dala. The new beginning started nung humiwalay siya sa pamilya niya. Sabi dito, Jacob left Beersheba and went toward Haran and he came to a certain place and stayed there that night. Because the sun had set, taking one of those stones of the place, he put it under his head and lay down in that place to sleep. He dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. Na naginip siya, may hagdan. And behold, the angels of God were ascending and descending. Akyat baba. And behold, the Lord stood above it, na si Lord nadudu sa tuktok na hagdanan, at sabi sa kanya, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. Tingnan niyo to ha. Itong Diyos na to, God ni Abraham, God ni Isaac, pero hindi pa God ni Jacob. Hindi pa. The land of which you lie, I will give to you and to your offspring. Pangako ito ng Diyos kay Abraham. Pinasa kay Isaac. Ngayon, ipinapasa sa kanya. Alam nyo, kung hindi aalis sa poder ng nanay si Jacob, wala tong magandang kinabukasan. Alam nyo yun? Minsan kailangan nating mahiwalay sa mga magulang natin eh. For what reason? Living is good if they cannot decide on their own. Tinuro ko to last January. Dependent, independent, interdependent. Pag ikaw dependent sa magulang mo, para ka matuto, kailangan mong lumayo. Dahil hindi ka matututong maging independent kung nakaasa ka sa magulang mo. Si Jacob nakaasa sa magulang. Yung mga lumaki na may tagalabang nanay, may tagapunas ng, ipawis mo, baka ko magkasakit. Pag nag-asawa yan, kawawa yung mga yan. Hindi alam mag-lead. Hindi mag-grow si Jacob kung mananatili siya sa poder ng magulang niya, ng nanay niya. Pag ikaw dependent ka, kailangan mong mawala dun sa inaasahan mo. Kung ikaw naman counter-dependent, rebelde ka, kailangan mo ring mawala. Kasi ayaw mo mag-submit sa magulang mo.
So pag ikaw nakitira, nagtrabaho, nagstay in, kung saan ka man tumira, mapipilitan kang sumunod sa kanila. Kasi hindi mo magulang yung mga yan. Young adult needs to learn to decide on their own. Kailangan nila maging independent. Kaya yung mga dependent, tsaka counter-dependent, rebelde, tsaka asa, kailangan nyo umalis sa poder ng pamilya nyo. Magulang nyo para kayo matuto. Hello? Kung yan lang ang paraan. Ngayon, pag umalis ka na, asa ka pa rin. Pag umalis ka na, rebelde ka pa rin. Wala ka ng pag-asa talaga. Lahat ng tao binibigyan ni Lord ng chance to change. Lahat. Nakitira ka sa pamilya mo, ganito ugali mo, tamad ka, asa ka. Nawala na sila, patay na, napilitan ka magtrabaho sa iba, tamad ka pa rin. Naku, Diyos ko, Panginoon. Sa kadadamputing mundo, nanando ka sa pamilya mo, rebelde ka. Eh wala na sila ngayon. Nagtrabaho ka na, rebelde ka pa rin. Wala ka talagang kinabukasan. Wala. Kasi ito yung moment kay Jacob para magbago. Pag inalis ka sa comfort zone mo, pag inalis ka dun sa kukon mo, kailangan mong magbago. Pag di ka pa nagbago, wala na talaga. Dahil si Lord gagawin lahat para ka lang umayos. To the point na masaktan ka o mahirapan ka. So, it's good. Umalis siya dun. Dahil ang laki ng kanyang katungkulan, he will be the founder of Israel. The nation of Israel, the powerful nation in the world. Kapat ng Amerika yan. Amerika ang laki, Israel ang liit lang. So, making a responsible decision on their own. Kailangang matuto itong mga lalaking ito, itong mga taong ito, kagaya ni Jacob, na magdesisyon sa sarili niya, hindi dinidiktahan ng nanay. Hello? Kailangan mag-mature. So, a new beginning. Dito nag-start yung new beginning niya nung umalis siya sa pamilya niya. Ang new beginning nangyayari when the former ones end. New beginning comes when the former ones ends. Hindi ka magkakaroon ng bagong simula pag meron ka pa rin hinahawakan sa nakalipas at nakaraan. Gusto mo mag-move on pero hindi mo mabitaw-bitawan, you cannot move on. Remember not the former things nor consider the things of old, sabi ng Bible. Behold, I am doing a new thing, now it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yung mga imposible, this happened in Israel literally, but it will happen to us figuratively, na kahit anong sitwasyon ng buhay natin, kayang pagandahin ni Lord, bitawan mo yung nakalipas. Hello? Kaya nga, kailangan may closure. Kailangan may closure. Pag walang closure, walang bagong simula, walang new beginning, kung walang closing, kung walang ending dito, this must end so that you can begin again. Eh hindi, gusto ko, sigurista eh. Kailangan, hawak ko to. Walang ganun. It will not happen. For a new beginning to come, you must give end to the former one. Genesis 28:15-17. Na nagpakita si Lord doon sa lugar na yon na tinawag niyang Bethel, the house of God, sabi dito, verse 15-17, Behold, I am with you, and with you, wherever you go. Sabi ni Lord sa kanya, sasamahan kita kahit saan ka magpunta, and I will bring you back to this land, ibabalik kita sa lupaing ito na pinangako niya kay Abraham at kay Isaac, for I will not leave you until I have done what I have promised you. Nangako na naman si Lord. Itong Lord na to, lagi nangangako eh. Kaya kayo ba, may pangako ba kayong pinangahawakan ni Lord? Dahil si Lord, lagi nangangako. At sigurado, tutuparin niya yan. So nangako na naman. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place. And I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Dito yung tinuro ko yung end time church, na yung tahanan ng Diyos, yun yung gate of heaven. Tayo yung portal ng langit sa earth, ang Kristiyano, ang church. Yung gates of hell, ang dami, plural yun, gates. Pero yung gate of heaven, isa lang. Ngayon, ang gates of heaven, ang gate of heaven is the church, tayo. Ang langit dumudugtong sa earth because of you and me.
So, we are the house of God. We are Bethel. Genesis 28, 20 to 22. Itong sagot ni Jacob. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me, kung totoo yung sinasabi mo na sasamahan mo ko, and you will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, wala siyang bitbit eh. Bibigyan mo ko ng makakain ko at damit, so that I come again to my father's house in peace at makakauwi pa rin ako dito, then the Lord shall be my God, gagawin kitang Diyos ko. Ikaw nga magiging Diyos ko. And this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And all that you give me, I will give a full tenth to you. Magta-tithes ako. So wala pang law, may tithes na. So ito yung commitment ng immature na tao. Nakagagaling lang sa pagtaka sa problema, ang sabi niya, kung, merong kondisyon. So ganito mag-commit ang mga immature, may kondisyonis. Genesis 29:13-14, dumating na siya doon sa kung saan nandoon yung mga kamag-anak ng kanyang nanay at nandito nga yung kanyang kapatid. As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, he ran to meet him and embrace him and kiss him and brought him to his house. Jacob told Laban all these things and Laban said to him, surely you are my bone and my flesh. He stayed with him one month. Isang buwan. Akala niya isang buwan ay sapat. Dito nagtagpo yung cheater and the master cheater. Okay? Cheater siya, pero ito, master cheater to, expert to. Si Laban, na kapatid ng nanay niya. It's in the blood. Di ba? Yung nanay, tsaka yung kapatid ng nanay, si Laban, tito niya, parehong manloloko. Genesis 29:18-20, the process begin. Jacob loved Rachel, yung anak ni Laban. He said, I will serve you 7 years for your younger daughter, Rachel. Paglilingkuran kita, magtatrabaho ako ng walang bayad para kay Rachel. So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because the love he had for her. Yung 7 years, saglit lang. Then, dumating na yung 7 years, tapos na. At ibinigay na yung kanyang mapapangasawa nung gabing yon. Alam nyo, wala namang kuryente, di ba? Walang flashlight, walang cellphone, walang ilaw. Sa tent, walang ilaw. So, binigay na yung kanyang mapapangasawa. Genesis 29:25-27. And in the morning, behold, it was Leah. Hindi si Rachel. Yung ate ang binigay. Ang pinagtrabahuan niya para mapangasawa, si Rachel. Ang ibinigay sa kanya nung Laban, nung tatay, si Leah. Papayag ba kayo ng ganun? Ito yung niligawan ko. Ito yung pinagtrabahuan ko. Ito yung pinagpipray ko. Bakit ay binigay mo itong ate? Sabi sa kanya, and Jacob said to Laban, what is this you have done to me? Ano tong ginawa mo? Did I not serve you for Rachel? Di ba si Rachel yung pinagtrabahoan ko 7 years? Why then you have deceived me? Ba't mo ako dinaya? Ba't mo ako niloko? Para kayo sinasampal yung sarili niya. Ba't nga pala ako mandaraya? Ngayon dinadaya din ako. Now, he is drinking his own medicine. Alam niyo yung mga nurses, ang sarap nilang magturok ng mga injection, di ba? Sila turukan mo kaya. Tingnan natin. Marami po sa kanila takot sa injection. Ayaw nilang ma-injectionan. Ayaw nila nang uminom ng gamot, pero sila bigyan ng gamot. So you drink your own medicine, sabi dito, siya naman ang niloko. Laban said, it is not so done in our country. Dito kasi sa amin, hindi pwedeng mag-asawa yung bunso pag yung panganay hindi pa kasal. Eh bakit di ba sinabi sa akin noon pa? Bakit pinagtrabaho mo ko ng 7 taon? Di ba? Surprise! Niloko talaga siya. So, sabi sa kanya, complete the week of this one, we will give you the other also in return for serving me another 7 years. Nakikinabang si Laban sa kanya, nagtatrabaho. Doon sa bahay nila, Jacob, wala siyang trabaho, luto-luto lang. Ngayon, taga-alaga siya ng mga hayop ni Laban. For free ang bayad yung anak
Ngayon, another 7 years. Magulang to, si Laban. Laban talaga to. Nakahanap ng katapat si Jacob. Alam mo yung kalokohan natin? Makakahanap ka ng katapat para ka tumino eh. Eh sabi mo, maayos ka na, bawa ka makahanap ng katapat mo. Tumagal yung panahon at dumami na yung anak ni Jacob. Gusto niya nang umuwi. Dahil walang nangyayari sa buhay niya doon sa lugar kung saan siya tumira. Nagtrabaho siya ng 7 taon, walang sahod. Another 7 years, walang sahod. Walang nadagdag sa kanyang pagkatao, sa kanyang kaperahan, wala. Sa puso niya lang merong nangyayari. Genesis 30, 25 to 28. As soon as Rachel had born Joseph, ito na yung kanyang pangalawa sa bunsong anak, si Joseph. Jacob said to Laban, "Send me away, uwi na ako sa amin, that I may go to my own home and country. Give me my wives and my children for whom I have served you, that I may go. For you know the service that I have given you." Alam mo, pinaglingkuran kita for 10 years, walang bayad. But Laban said to him, "If I have found favor in your sight, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you." Sa pag-aalaga ni Jacob ng mga tupa at ng mga hayop niya, dumami ng dumami at yumaman si Laban. Alam nyo, lagi ko itong tinuturo. We are the house of God today, we are Bethel. We are the gates of heaven. God's people is the doorway of blessing on earth. Pag hindi nyo ito natikman, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kahit saan kami magpunta sa Baclaran, Divisoria, yung mga inchik, "Ate, kuya, dito muna kayo. Kain kayo kasi swerte kayo nung dumating kayo. Dami ko customer." At sa kami magpunta, binibless yung lugar na yon. Kahit saan. Kaya nagtataka ako yung iba pag dumadating minamalas yung lugar. Sakit sa ulo. Sakit sa bangs mo. Kung Kristiyano ka, ba't ganyan ka? Supposed to be kung Kristiyano ka, blessing ka sa lugar na yan kasi ikaw yung gates of heaven. You are the gates of blessing of God to earth kung saan ka nakalugar. Hindi ko maintindihan to. Ako tinuturo ko to dahil nararanasan ko to. Ito ba'y amin lang o para sa lahat ng totoong Christian? It's up to you. Because what you believe, you will receive. Ako naniniwala dito. Alam ni Laban, binless ako dahil sa'yo. Si Joseph ganun din. Next week, yun yung topic natin si Joseph. Binless yung bahay ni Potiphar. Binless yung Egypt dahil kay Joseph. Pag ang Diyos na sa'yo, Diyos ng blessing, kahit saan ka mapunta, mabibless din kung saan nasan ka. Kaya ang blessing wala sa lugar na kay Lord at nasa'yo. Hello? Lagay nyo sa utak nyo yan. Sa puso nyo yan. Alam ng mga kalaban na ganun. Dapat alam din natin. Now, itong nangyari. Sabi ni Laban, "Name your price. Name your wages and I will give it. Sasahuran na kita mula ngayon." Ito ang sabi. He said, Genesis 30 to 31, to 31 to 35, he said, "What shall I give you?" Ano ibibigay ko sa iyo? Sabi ni Laban. Jacob said, "You shall not give me anything. If you will do this for me, I will again pasture your flock and keep it. Let me pass through all your flock today, removing from it every speckled and spotted sheep and every black lamb, and the spotted and the speckled among the goats. They shall be my wages." So ang sabi ni Jacob, ganito na lang. Bihira naman yung tupang may mga batik. Bihira naman yung mga yan. Yun na lang ang bayad mo sa akin, yung bibihira na yan, yung ilang piraso na yan. Yan ang bayad mo. Kasi pag binigyan mo ako, hindi na naman ako makakaalis. May utang na loob ako sa'yo. Yun ang bayad mo sa akin. Yung mga batik-batik. At bihira yun, ha? Eh, magulang nga itong si ano, si Laban. Sabi ni Jacob, "Shall be my wages. So my honesty will answer for me later. When you come to look into my wages with you, everyone that is not speckled and spotted among the goats and black among the lambs, a pound with me shall be counted stolen." Pag may nakita ka dito na hindi mga spotted, ninakaw yan. Pwede mo akong awayin.
So, sabi dito, Laban said, good. Maganda yan. Magandang proposal. Good. Let it be as you have said. Yan. Agree ako sa usapan natin. Ang bayad mo lahat ng spotted. But that day, habang nag-uusap sila ni Jacob, nag-send siya ng message sa mga anak. Mga anak, lahat ng spotted, tago niyo na. Magulang talaga to si Laban. That day, Laban removed the male goats that were striped and spotted and all the female goats that were speckled and spotted, everyone that had white on it and every lamb that was black, put them in charge of his son. Dating taga-alaga si Jacob, kaya sabi niya sa mga anak niya, tanggalin niyo lahat ng mga spotted. Kunin niyo lahat, wala kayong ititira. Walang sahod si Jacob. Magulang talaga to si Laban. The cheap cheater. So, tinanggal ng mga anak ni Laban lahat ng mga spotted. At pag binasa niya, sabi, you walk 3 days away sa mga puti at na mga tupang puti na naiwan. So, ibig sabihin, ang plano ni Laban, walang ibibigay kay Jacob. See? Pero ito, if God wants you to be blessed, no one can stop it, even the demons. Blessing will run after you and overtake you. Our enemies will not be able to stop God's blessing for us. Pag gusto kong pagpalain ni Lord, kahit demonyo, hindi kayang hadlangan. Kahit pandemic, binibless ka pa rin. At yung blessing, hinahabol ka. At ang sabi doon, yung blessing hahabulin ka, mag-overtake pa. Ayaw ng kaaway, mabless si Jacob. Ayaw ni Laban, mabless si Jacob. Kaya anong ginawa ni Jacob? Alam mo, huwag mo lulukohin yung dating luloko. Luloko to si Jacob eh. No, maloko to, tas lulukohin mo. Alam mo, karamihan ng luloko matalino. Bihira ang luloko ng bobo. At yung mga luloko ng bobo, hindi yung mga senso sa buhay. Yung mga magagaling. Eh, lulukohin niya si Jacob, inalis yung mga spotted, ito ginawa ni Jacob. Jacob took pressed sticks of poplar and almond and plain trees. Genesis 30, verse 37 to 39. Kumuha siya ng mga sanga. Tapos, inukit-ukita niya para magmukhang speckled. Ewan ko kung anong principle behind. Parang dito nangyari yata, dito yata nakuha yung paglilihi. Napaglihian ng mga tupa, yung mga batik-batik. Napaglihian ng mga kambing, yung mga batik-batik. Kaya lahat ng anak nila ngayon, batik-batik. Kala niya maluloko niya si Jacob, ha? Eh this time, ang labanan, hindi nalukuhan. Act of faith na to. So ang ginawa niya, he peeled white sticks in them, exposing the white of the sticks. He set the sticks he had peeled in front of the flocks in the trough, kung saan umiinom at kumakain, at nagme-mate. Where the flocks came to drink, and since then, they bred. When they came to drink, the flocks bred in front of the sticks. So flocks brought forth striped, speckled, and spotted. Tinanggal ni Laban lahat ng spotted. Puti lahat yung naiwan. 3 days journey, walang makakabalik. Eh ngayon, nagulat sila. Bakit panay batik-batik ang anak niyan? Eh nanay niyan puti, tatay niyan puti. Genesis 30. Dahil unti-unti umaayos ang puso at utak ni Jacob, nagmamatured, unti-unti dumaloy na rin yung blessing. Verse 41 to 43, Genesis 30. The blessing started. Whenever the stronger of the flock were breeding, Jacob would lay the stick in the trough. Yung malalakas na mga tupa at mga kambing, doon niya ilalagay yung stick. Before the eyes of the flock, that they may breed among the sticks. But for the feebler of the flock, yung mahihina, hindi niya ilalagay. So, he would not lay there. So, the feebler would be Laban's. Yung mahihina, panay puti, kay Laban yan. Ah, ito ngayon mga batik-batik, ang lalakas kay Jacob yan. Alam mo, maluloko mong loko-loko, ha? Umayos ka. Pag dating loko-loko, mag-ingat ka. Sabi dito, so the feebler would lay Laban's and the stronger Jacob's. Thus, the man increased greatly and had large flocks, female servants, and male servants, and camels and donkeys. Sa sobrang dami niyang alaga ngayon, kailangan niya ng mag-hire ng tao. Ngayon,
God's blessing creates envy to the enemy. Tandaan mo, hindi kaya ng demonyong hadlagan yung blessing sa'yo. Kahit ano pang gawin. Pag gusto ni Lord i-bless ka, mabibless ka. Okay? At pag na-bless ka, may maingit. Genesis 31, 1-3. Now Jacob heard that the sons of Laban were saying, Jacob has taken all that was our father's. Si Jacob, kinuha yung kayamanan ng tatay natin. And from what was our father, he has gained all this wealth. Biglang yumaman, si Jacob, kahit niloloko, kahit inahadlangan, yung pagyaman, tuloy ang pag-asenso. Ito yung timpayaman. Kakasama si Lord. Sa timpayaman, si Lord yung number one doon. So, Jacob saw that Laban did not regard him with favor as before. Hindi na sila close. Hindi na mabait sa kanya si Laban. Kahit bait-baitan lang para maloko siya ngayon, hindi na. Halata na. Na matabang na yung tingin sa kanya. Then the Lord said to Jacob, uwi ka na. Return to the land of your fathers, to your kindred, and I will be with you. Now, ito na. Aalis na siya. Sabi niya sa mga anak ni Laban na napangasawa niya, you know that I serve your father with all my strength. 7 years and another 7 years, yet your father has cheated me and changed my wages 10 times. 2 ulit niya lang niloko yung kapatid niya, ngayon 10 ulit na siyang niloloko. What you sow, you reap. Multiplied. Kaya kung anong tinatanim, inaani ng mas maraming ulit. Kaya magtanim ka ng mabuti para mabuti ang anihin. So inaani niya at natuto siya doon. Sabi ni Rachel and Leah, Genesis 31:14-16. Then Rachel and Leah answered and said to him, is there any portion or inheritance left to us in our father's house? Aalis na siya. Tatakas siya. Iiwanan niya si Laban. Ngayon sabi nung dalawa, meron pa ba kaming pwedeng bitbitin, mamanahin? Eh wala. Dahil manluloko nga itong si Laban. Are we not regarded by him as foreigners? For he had sold us, binenta sila kay Jacob. Nang walang bayad, 7 years of work. Bawat isa, he has indeed devoured our money, tas yung pinagtrabahuan, yung kanilang pera, sabi dito, kinilimbat pa ng tatay. All the wealth that God has taken away from our father belongs to us and to our children. Now then, whatever God has said to you, do. Dahil sabi niya sa mga, sa kanyang asawa, dito, sa mga to, uuwi na ako. Iwanan natin yung tatay niyo. Genesis 31:23. He pled with all that he had and arose and crossed the Euphrates and set his face toward the hill country of Gilead. When it was told Laban on the third day, tumakas na siya dahil hindi naman talaga siya papayagang umalis. Baka nga kunin pa yung kanyang mga ari-arian. Nalaman ni Laban on the third day, hinabol siya. So, Jacob had pled. He took his kinsmen with him and pursued him for 7 days and followed close after him to the hill country of Gilead. So ito na. Hahabulin siya ni Laban. Pauwi siya ngayon papunta sa kanyang kapatid na tinakasan niya kanina. Ito yung buhay ni Jacob, panaytakas. Panaytakas sa problema, panaylayo sa problema, panayiwas sa mga sitwasyon. So ito yung buhay niya. But after 20 years of spiritual and character overhaul, Genesis 31:41-42, these 20 years, I have been in your house, sabi niya kay Laban. I serve you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flock. You have changed my wages 10 times. 10 ulit mo akong niloko. 20 years nagtrabaho ako, ni isang kambing, wala akong napakinabangan. If God of my father, the God of Abraham, the fear of Isaac, had not been on my side, surely now you would have sent me away empty-handed. Yun talaga ang balak ni Laban. Kung aalis ka, lahat ng yan, akin yan. Kaya lang si Lord nangusap kay Laban nung gabi, huwag mong gagalawin si Jacob. Huwag. So God saw my affliction and the labor of my hands and rebuked you last night. Now ito na. Tumakas siya kay Laban, pauwi siya sa tinakasan niyang problema kay Esau.
Genesis 32 verse 1 and 2. Jacob went on his way and the angels of God met him. After 20 years, nag-grow, nag-matured, nagbago yung ugali ni Jacob. Ngayon, pagbalik niya, sinalubong siya ng mga anghel. And when Jacob saw them, he said, this is God's camp. So he called the name of that place Mahanaim. And the messengers returned to Jacob, saying, verse 6 to 8, we came to your brother Esau. Nagpauna siya ng message na, pauwi na ako. And he is coming to meet you. So pagbalik ng mga messenger, yung kuya mo, si Esau, sinabihan na namin na pauwi ka. At papunta na siya dyan, sasalubungin ka. May welcome party. He is coming to meet you and there are 400 men with him. Saya-saya. Tumakas dito, tinakasan mo to, papunta ka doon. Ngayon ito, tinakasan mo tong problemang ito, pabalik ka sa problemang ito. Tapos sinasalubong ng problema mo ngayon, 400 men. Kung ikaw si Jacob, tutuloy ka pang umuwi? Awit, di ba? So ang sabi dito, 400 men with him. Then Jacob was greatly afraid. Distress. He divided the people who were with him in the flocks and herds and camel in two camps, thinking, if Esau comes to the one camp and attacks it, then the camp that is left will escape. Hinati niya. Magulang pa rin. Actually, ito nga ginawa niya eh. Yung pinaka-love of his life, nilagay niya sa dulon-dulo at saka yung mga anak, si Joseph. Tapos yung mga hindi naman, sa unahan. Para pag inatake ni Esau, patay lahat ito, yung love of his life, buhay. May naiwan pa. Magaling talaga to. Magaling pa rin. Binabago na ni Lord, pero may natitira pa. So he is between the devil and the deep blue sea. Alam niyo naman meaning nito, di ba? Pag sinabing you are between the devil and the deep blue sea, parehong ang pangit na sitwasyon, hindi magandang kalagayan. Pag ito ginawa mo, ganito mangyayari, pangit. Pag ito pinili mo, ganito, pangit pa rin. Alam niyo, between the devil and the deep blue sea is God. Hindi ka mamimili sa dalawang pangit. Sa gitna niyan, may Diyos. Parang yung kwento nila Moses, the devil, Pharaoh, deep blue sea, Red Sea, pero sa gitna nun, nandun si Lord, gumawa ng paraan. Tandaan nyo, there is no devil and deep blue sea sa mga Christian. In the middle of that, there is God. May himala, may paraan. Amen? Kaya wala tayo dun sa ganong kasabihan. Genesis 32, 9-12. And Jacob said, O God of my father, first time in his life, nag-pray. Tandaan nyo, God of Abraham, God of Isaac, not God of Jacob. Dito pa lang nagsisimula yon. Hindi siya nagpipray, hindi siya nakikipag-usap sa Diyos ni Abraham at ni Isaac. Si God ang nakikipag-usap sa kanya because of Abraham. But this time, first time, kinausap niya ang Diyos. First time. And Jacob said, O God of my father Abraham, Diyos ng lolo ko, Abraham, at Diyos ng tatay ko, Isaac. O Lord, who said to me, ngayon tinawag niya, Lord. First time niyang gawin to. Ikaw na rin ang Lord ko who said to me, return to your country, to your kindred, that I may do you good. Tingnan niyo yung sinabi niya. Nung umalis siya kanina, sabi niya, kung totoo yung sasabihin mo, gagawin kitang Diyos ko. Lahat ng bibigay mo sa akin, bibigay akong tithes, may condition, pero ito, pagdating dito, yung pauwi na siya, na-transform na siya after 20 years, nag-matured na rin sa wakas. I am not worthy. Hindi ako karapat dapat. Grace, I am not worthy of the least of all the deeds of steadfast love and all the faithfulness that you have shown to your servant. Di ako karapat dapat sa lahat ng magagandang bagay, sa pag-ibig mo, sa mabuting bagay at katapatan mo na binigay sa akin. For with only my staff, I crossed this Jordan. Mayaman siya nung umalis, pero nung iniwan niya yung bahay niya, bitbit niya lang tungkod. Purdoy. And now, I have come two camps. Pero ngayon, ang dami niyang bitbit na mga hayop. Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him that he may come and attack me, the mothers with the children. But you said, I will surely do you good, make your offspring as the sand of the sea,
which cannot be numbered for multitude. Eto na, nagbago na siya. Okay? Nagbago na si Jacob. Lapit na tayo sa ending. Genesis 32, 24 to 28. After niya mag-pray, si Lord naman ang nakipag-inkwentro sa kanya. And Jacob was left alone. And a man wrestled with him until the breaking of the day, when the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint. As he wrestled with him, then he said, "Let me go, for the day has broken." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me. What is your name?" Sabi sa kanya, he said, "Jacob." Then he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." And Jacob called the name of the place Peniel, saying, "I have seen God face to face, and yet my life has been delivered." Dito na, unti-unti, yung process ng new beginning kay Jacob, nagkaroon na ng conclusion dito na si Lord mismo tinira yung dito niya. Pag na-meet mo si God, you will never be the same. May mapipilay talaga sa'yo. May mamamatay na bahagi ng buhay mo. Yung dati mo mawawala. So kinabukasan, iika-ika si Jacob. But this time, hindi na God of Abraham, hindi na God of Isaac, God of Jacob na din. Then, eto na. Sabi dito, he was left alone. Bago siya umalis, he was left alone. Bago siya umuwi, he was left alone. There is part in our journey na merong kailangan mong mag-isa. There will always be a time in our lives that we need to walk alone or wrestle with God alone. This is a must. Para matupad yung plano ng Diyos sa'yo, you need to walk alone. Only with God. All crutches removed, strip off all that we cling onto. Lahat ng kinakapitan mong galing, diskarte, yabang, tatanggalin. Tatanggalin. Hindi matutupad ang plano ni Lord sa'yo pag di ka dumaan dito. Yung lagi ka nalang, kailangan ko ng tulong, pray for me. Hindi, walang magpipray sa'yo. Ikaw lang talaga. Ikaw lang at si God. Kailangan ko ng counseling, kailangan ko ng takbong, wala as in wala. Ikaw lang at si God. Kailangan mong dumaan dito. When you walk to the valley of shadow of death, you will fear no evil because God is with us. Yun yung time na to. When you walk to the fire, when you walk to the plain, to the rivers, si Lord kasama natin. The time of aloneness with God doesn't mean loneliness. Okay? But there are times that aloneness and loneliness goes together. Ito yung time sa buhay ni Jacob, hindi lang siya alone, lonely pa, terrorize pa, hindi niya alam kung ano mangyayari bukas. May pamilya pa bang matitira? O mauubos kami bukas? Sa pandemic na to, may mangyayari pa bang maganda after this? Buhay pa ba tayo after ilang araw? Uncertainty. But when God is with you, sigurado, when you walk to that valley, you will come out to the other side, safe and blessed. Sigurado yan. Surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. So Jacob come to a place where there's no way to run. He cannot run anymore. Tumakbo siya palayo kay Esau. Ngayon, tumakbo siya palayo kay Laban. Ngayon, pabalik na siya kay Esau. There's no more running. Yung mga magagaling tumakbo, ako, ang galing akong tumakbo noon, nung loko-loko pa ako, pero dumating yung time, wala na akong matakbuhan kundi kay Lord. And that's the best thing that ever happened to me. So there's no way to run. He cannot run anymore. He need to face the problem. At pag alam mo, hinarap mo yung problema mo, magugulat ka, hindi naman na pala problema. Blessing na pala. The happy ending. The God of happy ending. Kinabukasan, pilay-pilay siya matapos makipag-wrestling kay God. And Jacob lifted up his eyes. Genesis 33, 1, 3, and 4. And look and behold, Esau was coming and 400 men with him. So ito na. Yung sinabi ng kanyang servant, totoo nga, 400 talaga. So he divided the children among Leah and Rachel and the two female servants. He himself went on before them. Wala nang choice. Hindi na pwedeng tumakas at tumakbo sa problema. Kailangan mo nang magpakumbaba at harapin sa awa at tulong ng Diyos. Bowing himself to the ground 7 times. Bow, bow, bow. Until he came to his brother.
Pakumbaba, humility, humility, humility. But Esau ran to meet him and embrace him and fell on his neck and kissed him and they wept. Happy ang ending. Tumakbo si Esau, niyakap siya, iyakan silang magkapatid, and the end. After 20 years, they grow matured. Forgiveness and reconciliation is the signs of maturity. Hindi yung magkakapatid na, ang tatagal na. Hanggang ngayon, nag-aaway pa rin. Mga kulubot na yung mga balat nyo, mga uban nyo, ang dami na, away pa. Tumanda kayo, pero hindi kayo nag-grow. Tumanda kayo, pero hindi kayo nag-grow. Ang totoong nag-grow, natututong magpatawad, mag-let go. And they live happily ever. Let's bow our head, let's pray. Salamat, Lord, dahil you're the God of happy ending. You're the God of new beginning. You're the God of happy ending. Sa'yo, pag binigay namin ang kwento ng buhay namin, gaano man kapangit, gaano man kalungkot, gaano man kahirap, gaano man ka-struggle ito, gaano man kagulo ito, pag nasa'yo, gumaganda. Because you make all things beautiful in your time. In your timing, everything is beautiful. Kaya Lord, I pray, anuman pinagdadaanan namin, anuman yung pinagdadaanan namin sa ngayon at sa mga dati pa, hayaan mo Lord, inilalagay namin sa iyong kamay. Make this thing beautiful. Nakita namin, Panginoon, yung pinag-aawayan nilang blessing at the end, hindi naman pala mahalaga. Dahil lahat ng blessing na minana ni Isaac kay Abraham, hindi rin naman nakuha ni Jacob. Binless mo siya without them. May sarili siya. Kaya Lord, help us to grow mature na makita po namin yung mga petty things na pinag-aawayan kadalasan, hindi yon ang mas mahalaga. Meron pang mas mahalaga dyan, Panginoon. And that is family, that is relationship, and higit sa lahat, ikaw. Kaya Lord, I pray that we realize what is important today based on this story. We thank you, we give you praise. In Jesus' name, amen and amen. Amen. God bless you po. See you again next Sunday for the next story. Tuloy po tayo sa Genesis. God bless you all.